Hello guys! Magandang hapon pong muli sa ating lahat. So ako po ngayon ay nagbabalik at isa na namang pamamaraan ang ating ituturo sa inyo. So may mensahe ka bang nais iparating sa isang tao? Ito po ay simpleng pamamaraan na gamit lamang ang iyong pintas. Ito rin ay maari sa ating kahilingan, pwede sa ating mga mahal sa buhay, pwede sa ating mga karelasyon, or pwede sa kahit na tao na nais mong paratingan ang iyong mensahe. So ito po guys ay kailangan po natin ng konsentrasyon at ang ating pong numero unong kailangan dito ay ang ating kwintas or necklace. So anumang kwintas ang mayroon ka, gold, silver, or anuman ang mayroon kang gamit-gamit ng kwintas ay pwedeng-pwede mo itong gamitin. So ganito po lamang ang iyong gagawin, maghanap ka ng isang tahimik na lugar. Humanap ka ng isang tahimik na lugar at dito sa iyong hintuturo, sa kanan mong hintuturo, ilagay mo dito ang iyong kwintas. So, paling ito yung ating kwintas. So, halimbawa, nandito hindi ko matanggal yung kwintas ko, ito yung ating kwintas, i-ano lamang natin iyan, di ba, ganyan. So, ganyanin lamang natin iyan, ganyanin lamang natin ang ating kwintas, at saka natin ito ilagay sa ating kanang daliri. So, kanang daliri sa may hintuturo. Ngayon habang hawak-hawak mo yung ganyan, ay sabihin mo sa kwintas na ito ng paulit-ulit, tatlong beses mong ulit-ulitin ang iyong mga ninanais. So halimbawa, sasabihin mong ipaparating mo ang mensahe ko sa aking mahal na siya ay sobrang mahal ko siya at miss ko na siya. So, subukan po ninyo yan guys, tatlong beses mo yung ulit-ulitin. Ipaparating mo ito sa aking mahal na si, bang pangalan ng iyong mahal, na sobrang miss na miss ko na siya at nais ko na siyang makita. O kaya naman, ipaparating mo ito kay Juan na siya ay magbuwayad na ng kanyang pagkakautang. Tatlong beses pong bigkasin, kailangan ang iyong sasabihin ay talagang mayroong kang saktong kahilingan. Ibig sabihin, kung ano ba talaga ang ipinupunto mo. Halimbawa sa iyong mahal, ano bang nais mong sabihin sa iyong mahal? Halimbawa sa taong may utang sa iyo, ano bang nais mong sabihin sa taong may utang sa iyo? Or halimbawa, sa iyong trabaho, sasabihin mo matatanggap ka sa trabaho, kailangan po guys ay talagang malinaw ang iyong sasabihin. Kumbaga, dapat talagang diretso ang ating sasabihin, ang ating sasabihin sa kwintas. So halimbawa nga, nakaganyan yung kwintas mo, huwag mong likutin ang iyong daliri at ibulong mo. Sabihin mo o ipaparating mo sa aking mahal na si Juan, ang apelyido ni Juan, na mahal ko siya at sobrang miss ko na siya. Tatlong beses mo po yung sasabihin guys, paulit-ulit mong tatlong sasabihin ng paulit-ulit na tatlong sasabihin, pero kailangan malinaw ang iyong pagkakabigas. At kapag nakita mo yung kwintas mo, huwag mong galawin ang iyong daliri. Kapag nakita mo ang iyong kwintas, ay umiikot or ibig sabihin tumatalbog ng pagganon ang iyong kwintas. Halimbawa ayan, di ba, ganyan lang yan. Kapag nakita mo ang iyong kwintas ay gumanon, so ibig sabihin ito po ay malinaw na sign na nakarating ang iyong mensahe sa paroroonan. Gawin ito ng isang tahimik na lugar na dapat walang sinumang makakagambala sa iyo at magkakaroon ka ng talagang nakakapag-concentrate ka at komportabling lugar. Ayan, gawin ng tama, walang papalitan at walang babaguhin.